Hello guys! So for today's video, gagawa tayo ng Unicorn Team Cake. Ito na yung bestseller na team cake ko sa lahat of all times talaga. Last year ako nagsimulang gumawa nito at talagang patok na patok dahil parang 5 to 8 times ko na siyang ginawa. So talagang kabisadong kabisado ko na, hindi na ako nagpiprint ng gayahan dahil sa utak ko alam ko na kung paano natin na gagawin. So ayun na nga, naglagay na nga ako ng 4 tone na kulay na puro mga very light colors lang. Ito talaga yung nagdala dito sa cake na to dahil nga pastel color, malamig sa mata, magandang tignan. Talagang kahit na paulit-ulit ko to pinopost, may nagko-comment pa rin na maganda ganyan. Pero sa totoo, medyo nauumay na nga ako. Pero wala tayong magawa dahil nga pagka pinakita ko talaga sa client yung gantong design, kahit nagsisend naman ako ng ibang design sa kanila na unicorn, ito pa rin talaga yung pinipili nila. So, maging thankful na rin tayo dahil nga nagugustuhan nila yung gawa natin. So, ayan na nga, nagpakinis na nga lang ako. Tapos, yan, konting ano lang, polishing. Ayan, tapos nilagay ko na, hindi ko na pala na video kung paano ko nilagay yan. Kasi sa totoo lang, pag nilalagay ako ng ganyan, medyo parang hindi ako makahinga. So, tinanggal ko muna para hindi ako ma-pressure, no? Dahil ayoko na may nakakakita. Char. So, ayun na nga, nilagay ko na siya. Ayan, dikit-dikit na lang konti pag may mga nakaangat na part. Tapos, nilagyan ko yan ng cello sheet sa likod para, ayan, ganyan, no? Ayan po. Nilalagyan ko talaga ng cello sheet yung ilalim. Pagkadidikit yung, ano, yung printables dun sa cake. Kasi nga, di naman natin maiiwasan na yung papel ay magbasa, no? Lalo na kung hindi edible yung, ano mo, yung printer mo. Pero, ayan naman, yung ginamit ko naman dyan ay edible print. So, hindi naman siya makakasama dahil nga edible ink naman yon. Pero, ganun pa rin, nakasanayan ko na talaga na ano, na lagyan talaga ng cello sheet yung ilalim. Kasi nga, hindi naman ano, food grade yung mga papel na ginagamit natin dyan. Medyo may kaartihan lang talaga ako pagdating sa pagkain. Kaya, ganun. So, ayan na nga, nilagay ko na yung para sa harap. Tapos, eto na, itutusok ko na yung pinagawa ko na customized toppers kay RLC pa rin. Laging sa kanya talaga ako nagpapagawa, kaya talagang dapat isponsoran niya yung video ko. Ayan, napakabait niya. Talagang, ano, suki na nila ako doon mula nung naging thankful ako dahil malapit na sila sa amin, yung baking store. Dati kasi malayo yung binibilihan ko sa Tungkupa kasi walang malapit na baking store dito. Pero ngayon, madami na sila. Pero talagang kay RLC ako lagi namimili dahil mura na. Mabait pa yung may-ari. Talagang ano, binibuild up. So, ayun na nga. Ayan, nilalagay ko na yung ano, yung mga para sa taas, yung mga printable toppers natin. Ayan, pinoposition na natin yan. Ayan. Parang dito sa cake na to, parang iniba ko yata yung toppers na ito kasi parang nauumay na nga ako dun sa paulit-ulit. Kaya parang naghanap ako ng ibang design na bagay din, na pastel color din, no? So, ayun na nga. Binigalan ko tong video na to para makita nyo na hindi naman talaga ganun kadaling maglagay ng mga toppers, no? It takes time para, ano, yung mga positioning. Kasi, hindi mo naman pwede yan na basta ilagay lang na ilagay, itusok ng tusok. Kasi ito talaga yung realidad, yung iniiba-iba mo yung position niya kasi nagkakaroon ng blocking, o, di ba? Taray, parang sa mga pelikula lang, no? Pero kasi nga, kung mano, kung halimbawa malaki yung ilalagay mo sa harap, tapos mapunta sa likod yung maliit, di ba? So, hindi na makikita. Talagang i-arrange mo yan. Nasa kamay mo at nasa
sa ano, creativity mo kung paano mo mapapaganda yung arrangement ng toppers. Kasi sa totoo lang, hindi naman porket binigyan tayo ng client natin na inspiration, na image, na yun yung gagayahin natin. Hindi naman talaga natin yan 100% na magagaya. Yung creativity mo ay iba sa creativity ng iba. Yan talaga yung napatunayan ko. At saka, kahit nga yung mismong cake na naginawa natin, napakahirap niyan ulitin. Napansin ko yan eh. Kahit ilang beses ko nang ginawa yung same design, talagang may time na hindi mo talaga magaya. Talagang nag-iiba-iba. Depende siguro sa mood natin or basta yung baka na chamba lang. So, ayun na nga, malapit na tayong matapos. Ganun talaga ako ang tagal. Hindi ko to pinabilis. Hindi ko inedit yung speed nito para makita nyo na hindi talaga ganun kadali maglagay ng printable toppers. Talagang pinag-iisipan yan. Ayan. Diba? Minsan talaga nakakailang tusok-tusok ako, alis, tusok, ganyan. Pero ingatan nyo kasi pagka ganyan na itusok na natin, minsan nagkakalat yung ano, dahil nga naitusok na yung moist, umaangat yung moist cake. So, ingat-ingat lang tayo para hindi maging madumi yung cake natin, ano. So, ayun na nga, parang malapit na tayong matapos. Darigan pa natin yan ng mga druggies, gano'n. Ayan, yung star. Madali lang naman to. Sa totoo lang, madali lang tong design na to. Nakakatuwa pa kasi talagang bestseller ko siya. Tapos, nagagay nga pala ako ng andito, no? Ng pearl sheen. Kung makikita nyo, parang makintab. Kasi ito talaga yung nagbibigay buhay sa mga ganitong cake eh. Yung parang kumikintab-kintab siya. Ayan, malapit na tayong matapos dyan. Parang inaayos-ayos ko na lang. Tapos, maglalagay lang tayo ng mga sprinkle-sprinkle dyan. Ayan. Ayan na nga. So, tapos na tayo. At ayan na nga, tapos na po tayo. Ayan na, diba? Naglagay lang ako ng mga konting druggies. Ayan, thank you for watching. I'll never see you. You always treat me badly. You say